Welcome back guys sa ating channel Stock Playing. At bago natin pag-usapan ng mga blue chip stocks ay don't forget to subscribe to our channel. So pakiclick po ito at don't forget to press the bell button para palagi kayong ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So before that, so meron na po tayong page, Facebook page, ano? So pwede po kayo ditong mag-request ng stock, or if ever na meron kayong ayan idea or story, confession, techniques about trading or mga quotes, mga pictures, so pwede po natin yung i-post para ma-share natin sa iba. So this page is na-create to share something ano na magiging helpful especially sa mga newbie. Ayan. So let's start. So sa part na to, titignan natin yung market ng ating mga blue chips is medyo bloody, ano? Ayan, oh. So konti lang ang nasa green territory like LTG, SEC, Bloom, MER, FGen, AP, etc. So sa part na to is pipili lang muna tayo, no? Since marami to eh, hindi natin to kayang i-video lahat. So for this video, I will pick siguro mga 7 or 5, no? So ang first natin, since ayan, so ito yung pinakasikat eh, si JFC, ano? Ayan. So i-pick natin to as number 1, si JFC. Then search natin, ayan, JFC. Let's see si JFC. Alright. Oh, sa part na to, kung titignan natin, si JFC is looking for retest sa 200 day moving average, no? So before that, magbura muna tayo para mas makita nyo. Ayan. So just wait, no? Hindi tayo robot para super bilis. Ayan. Then sa part na to, ayan. Alright, so okay na tayo, no? So for this one, KJFC, sa naked chart muna tayo. So i-hide muna natin yung mga moving averages natin, as well si Cloud. Ayan, so i-hide muna natin sila para mas kita natin, ano? So based dito, still sideways pa rin si JFC. Pero kung papansinin natin, si JFC is nagkikreate ng higher lows, no? And sa part na to, ang ating resistance dito kay JFC is ay around here. Ayan. So possible, ano pa to, umakyat pa to, no? Based sa ating chart. Dito around here sa 150 pesos. And yung ating support, so hanapin natin yung support na to. Right here. Right dito. So possible dito. Ayan. So support natin kay JFC is around here sa 130s, no? Okay, around here. Ayan. So bakit dito? So we have here first, second, third, so fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, and possible dito 10. If ever guys na siya ay mare-reject. Pero let's see naman based dito sa kanyang moving averages. Ayan. So tignan natin, ano? Para mas clear. Kasi pagka pinakita natin kaagad yung mga moving averages natin, baka malito tayo.
So number one natin na ipapakita is yung 50. Blue line to. Blue line. Okay? So sa part na to, pwede natin tong sabihin as minor support for this stock. So possible around 140s, no? Yung support natin dito. Based dito sa ating moving average, no? Si 50. And kay 100, so si green line naman, ano? Si green line. Ayun, so almost the same lang din. Then for 200, so this is very crucial for JFC. So tingnan natin, ano? Ayun. So it's pretty clear. So based dito sa ating strong resistance na na-draw kanina, so meron tayong confluence with the 200 day moving average. So ang titingnan natin, medyo matigas to, no? So let's see kung makakapanik si JFC above the 200 day moving average. Ayan. So this is very crucial. So kung siya ay bullish, dapat makapanik siya upside dito kay 200 day moving average. So kung siya naman ay marireject, so for example, nag-retest dito, no? Tapos nagkaroon ng mahabang week. So yun guys yung delikado kay JFC. But for now, so malapit na siya sa may resistance. Let's see bukas kung ano mangyayari dito kay JFC. Alright. And sa ating cloud, okay, so siya ay above the cloud na, no? So medyo ano na to. Medyo turning point na to kay JFC. Ayan. So let's see. Right here kay Jollibee. Ayan. So base kasi rito. So tingnan natin yung top niya, no? Alright. So base dito, ang ating trend line is ayan, so breakout na siya rito, no? Sa ating downtrend line since noong March 2019, right? So nagkikreate siya ng higher lows or lower highs. Okay, high, lower high, lower high, lower high, lower high. Tapos dito sa part na to, nag-sideways na. Tapos, ayun. So, nakawala na siya rito sa part na to, no? So, let's see kung masusustain yung pagka, ano niya, no? Yung pagka-breakout niya rito sa kanyang downtrend line. So, this is good for JFC. Pero still, nasa baba pa rin siya ng 200-day moving average. Eh. So, tignan natin, ano? And based dito sa kanyang RSI, ayun, so nasa resistance na naman siya. Let's see kung siya ay pag-hold dito. Right? Kasi para siyang ano, no? Nag-flip pababa. Ayan, oh. Suburahin natin to, tapos draw ulit tayo. Ayun, guys. No? So, tignan natin kung siya ay mag-hold dyan if ever man na siya ay bababa. Okay? Then, for MACD, so tignan natin to, no? And so based sa mga Facebook groups natin, so maraming na hype dito kay Jollibee, pero right now hindi siya kasama sa top trending stocks, especially sa Investagrams. So sa part na to, so kung titignan natin, still sideways based dito sa histogram. Then siya ay meron ng ano, no? Lower high dito, lower high. Pero ano pa naman, still possible pa naman na mag-retest siya sa 200 day moving average since malapit naman, no? Then for OBV, so tingnan natin kung ano yung demand dito kay Jollibee. So based dito, ayan, let's try to analyze. Ayan, so medyo marami tayong buburahin. Ito pa ata yung ano, eh. Noong July pa ata ito, eh. Tama ba ako? So anyway, ayan. Let's proceed.
So based dito no sa kanyang volume, so i-trace out natin kung may trend. Alright? So sa part na to, meron siyang trend. So this is very crucial. Inuulit natin, this is very crucial. So bakit? This OB tells us kung saan patungo yung demand. No? And based dito, siya ay nagre-retest sa kanyang downtrend line since noong 2019. So sa part na to, high, lower, high, lower, high, lower, high, lower, high. And right now, so this is very questionable, ano? Sa part na to, kasi possible mag-breakout and possible din siya ay biglang buhusan, no? Since nasa baba pa rin tayo ng downtrend line. So hindi pa tayo sure kung talagang ano siya, bullish, no? So based dito, let's see kung ano yung mangyayari. So for this one, kung titignan natin yung kanyang magiging first resistance dito is around here, possible dito. Ayan. Then yung next is around here. Okay. So tignan natin kung makakapanik, no? If ever na di makapanik, so be ready na lang. Ayan. Then save natin. Alright, so tapos na tayo sa purse blue chip natin, which is Jollibee. And yung next natin, so let's see, no? JFC, tapos ano pa ba yung mga sikat dito na tinitignan? O, eto. Si MEG. No? So, i-try natin si MEG. Ayan. MEG. Mega World. Alright. So, sa part na to, dito nag-materialize eh. So, wait lang. So let's go back. Ayan, so meron kasi sa akin tumawag eh. So anyways, right sa part na to, kung titignan natin si MEG is sideways. Tama ba? And so based dito sa macro view, so siya ay sideways right now. Ayan, so burahin muna natin to. So sa part na to, titignan natin manipis yung cloud, kaya possible kayang-kayang butasin to, no? Ayan, so base dito. And yung ating support, ayan, so tignan natin. Ang possible support natin kay MEG is around here. Ayan, so dito. Support natin is 2.9 to 3 pesos, no? So bakit doon? Kasi marami tayong touches, no? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth. So, ayan, no? Very evident naman na marami tayong touches doon, kaya wait lang. May tumatawag ulit. So let's continue. Ayan, so meron na naman tumawag sa akin, guys. So ang support natin dito kay MEG is around 3 pesos, no? And yung ating resistance for this one is around here. So dito around here. Ayan. Okay. So sa part na to, let's see kung mag-ano siya, no? Kung magre-retest dito upside. Kasi sideways pa rin siya right now, si MEG. Then i-check natin to. Ayan, so this one is still in downtrend, no? Ayan, so pababa yung kanyang trend. So ito yung first, second, tapos ito yung third. So possible nga, since malapit naman sa may support, so pwede siyang mag-retest dito. Ayan, sa 3.2 pesos. So let's see. If ever, no? Kasi based dito, parang ano siya.
parang cup with handle pattern. So yun nga lang, medyo mahaba yung handle niya, no? So kung magdo-drawing tayo dito, so ito yung part ng cup, tapos medyo mahaba yung handle, right? Ayan. Then ipakita natin ulit yung mga moving averages natin. So umpisahan natin sa 50. So based dito sa 50, so ayun, si 50 day moving average is nag-a-act as a support dito kay, ay ano pala, resistance, ano, dito kay MEG. Then for 100, ayan, so medyo matigas to, guys, right here. So dagdagan natin ng ano dito, no, resistance around here. Ayan, so dito, guys, sa 3 pesos. Okay? Ayan. So dito siya. Then at the same time, meron tayong confluence with the cloud, ano, kasi meron ditong flat line. Ayan. Okay? So meron tayong flat line dito. Then siya ay confluence, ano, sa ating moving average. Ayan. So tingnan natin sa part na to. And ayan, sa kanyang RSI still bearish pa rin. Ayan, so possible ito yung maging ano niya, trend, no? Ayan. Tapos dito sideways. Then sa may support. Ayan, so hanapin natin yung support. So ang support natin is around here. Ayan, okay. So wala, guys, sa may support sa MEG, kaya possible kung siya ay mare-reject doon sa 50 day moving average, babalik siya rito, no? Babalik siya rito, guys, sa may support. So if ever na siya ay magbe-break out, so possible dito naman siya, no, pagre-retest. So sa part na to, ayan, sa ating resistance, ayan, so hanapin natin resistance natin is around here. Ayan, okay. So very evident, possible, ano, kasi ano siya, nasa gitna siya, guys. Ayan. Then for MACD, so tignan natin sa MACD, ano. Ayan, so nag-flip na from negative to positive. Tapos nag-create na siya ng higher high. Ayun, no? Diba? Tapos this one, si MACD line at signal line is bullish crossover. Diba? And sa ating OBV, still ano pa rin to? In downtrend pa rin. So bearish pa rin si MEG, no? Since nakita natin sa chart na siya ay sideways pa rin. Ayan. So based dito sa demand niya, ayan, sa volume, still sideways pa rin. Lower highs, high, lower high, lower high, lower high. Ayan. So ang magiging support natin dito for MEG is around here. Ayan, so base dito, dito, ano? So, ayan. Okay, around here. So we have here a triple touch. So ito yung first, second, then third. So triple bottom, guys, no? Si MEG. So tignan natin kung magbe-breakout dito sa downtrend line. Ayan. So next natin is, ayan, so maghanap tayo na, maraming istorbo kasi may tumatawag, tapos meron ding tumatawag sa akin dito sa bahay.
So let's see, next natin si ano, si MBT. Ito. Okay. So next natin MBT. Alright. So sa part na to kay MBT, ayan, so hindi nag-play out yung na-draw natin na inverse head and shoulder pattern, no? Ayan, so hindi nag-play out yan. Pero right now, kung titignan natin, so bakit meron siyang red candle dito, guys? Ayun, no? Bakit? Kasi malapit na siya rito sa ating 200-day moving average. Right? And sa part na to, nasa resistance na din siya, si MBT. Okay? Ayan. So, this is very crucial. Kasi, kung titingnan natin is sideways si MBT, ano? Ayan, o. Okay? So, sideways siya. So, if ever na mauulit to, possible dito ang bagsak niyan, no? If not, so syempre titingnan natin yung magiging support. So magiging support dito is around, right, around here. Ayan, okay. So dito sa 38.3 pesos. Around here. Ayan, 38.3. Tama ba? Or 38.5 pesos. So, this is the first resistance kay MBT, ano? Tapos, ano yung sabi ko? First resistance ba? Ay, support to, ano? First support. So, first support dito sa 38.5, tapos yung next ano natin dito support is around here. So dito guys, around here. Ayan. Okay. So meron tayong confluence ano sa ating cloud kasi may flat line parehas. Sa may first support 38.5 and sa ating second support 36.3. Ay, malapit dito guys. Or 36.5. Okay. So let's see, ano. So base dito, ayan, 10 right now siya ay binuhusan. So bakit? Meron din tayong confluence dito sa ating RSI kasi siya ay overbought na. Ayan, so nag-flip na siya pababa. So take note guys, wala to sa may support. Nasa resistance siya guys, no? Kaya if ever na kayo ay bibili kay MBT, so ingat na lang, no? So based dito sa kanyang histogram, nag-create na siya ng lower high. As well, sa ating MACD line at signal line, wala pang pinapakitang bearishness, ano? Pagka ito guys is nag-crossover pababa, so doon na kayong matakot. Tapos mag-flip to, no? Mag-create pa siya ng isa pang lower high dito sa histogram. Okay? Then per OBV, so i-check natin. I-check natin to. Ayan. So check natin right here. Okay. So this is very crucial din kay MBT, ano, kasi nasa resistance na siya. So ito yung first, second, yung sa may second breakout, no, akala natin breakout, yung pala hindi. Tapos third, fourth, ayan, tapos fifth. So this one is very interesting. So bakit? So once guys na
hindi siya makapanik talaga rito, no, sa downtrend line. So meaning possible another lower low ulit to. Ayan. So tignan natin kung ano yung mangyayari dito, no. So syempre ang support, nasaan ang support? Syempre dito yan. Ayan. Okay. So this is for MBT. Oh, save na. Next natin is MBT. So meron na tayong MEG, tapos meron na tayong MBT, tapos meron pa tayong JFC. And right now, so isunod natin si sino pa? Ito si DMC. Isunod natin to. Ayan, si DMC. DMC. Ayan. Okay. But before that, so syempre i-hide muna natin ulit. We need a naked tuloy, no? Naked chart. Ayan. Naked chart. So based dito sa kanyang macro view, kay DMC still parang bearish pa rin, eh, no? Ayan, pero let's see. So based dito, ayan, okay, around here, kung titignan natin, ano, so ang magiging resistance natin dito is here. Ayan, resistance. So ito yung first, then yung second is around here, possible dito. Ayan. Okay. Tapos yung support. So, syempre yung support andito. Ayan. Support. Ito yung first support. Tapos yung second support is around here. Ayan. So, ngayon, this time, ipakita na natin yung mga moving averages natin one by one. So, unahin natin si 50. Okay, 50. Ayan, so very evident, ano, ito yung per support natin around 4 pesos. Ayan, 4 pesos guys. Yung per support natin kay DMC. Then, next natin si 100. Alright, so this one is very strong support. No? So, bakit? Kasi meron tayong confluence sa 2 moving averages. Okay? So, this is very good, no? For DMC. Next natin, si 200-day moving average. Ayan. So, based dito, ang possible resistance natin is malapit nga dito, no? Sa 4.5 pesos. Dito, guys. Ayan. So, sa part na to, still sideways pa rin si DMC. So, tignan natin kung siya ay magre-retest dito sa ating 200-day moving average. Then, for cloud. Cloud, so, siya ay nasa taas na ng cloud, ano? Pero, still possible pa rin na siya ay bumalik sa baba. Ayan, so, possible pa rin, ano? Kasi, ano pa siya, nasa baba pa ng 200-day moving average. Then, for RSI, kung titingnan natin, so, nagpiprint out na siya ng lower highs dito, no? So, ito yung first high, tapos lower high. Alright, so, tignan natin. Tapos, dito kay MACD, sideways, no? Siya ay sideways right now. Right. And dito sa OBV natin, so ang possible resistance natin dito is around here. Ayan. So this is a resistance kay DMC. Okay. Tapos yung support. Support. Asan yung support natin dito?
So support is around here. Yan. Okay. So wala tayo sa support, guys. Ayan. Tapos balikan natin tong chart, ano? Ayan. So this is very crucial. So let's see kung magaano dito, no? Kung magre-retest nga dito sa 200 day moving average. So let's see. Ayan. So tapos na tayo kay JFC, kay MBT, kay MEG, kay DMC. And yung next natin, ayan, so medyo maingay na naman dito sa amin. Okay? So next natin si MPI. So tama ba MPI? Baka kasi hindi siya updated, ano, sa mga blue chip stocks. Si Peso BDT. So anyways, kahit hindi siya updated, it's okay lang naman, ano. Ayan. So next natin is MPI. So wait lang, nagahang. Nagahang, guys. Ayan. Oops. So medyo ano siya, magulo, no. So syempre magbubura muna tayo. Ayan, so bura-bura muna tayo. Oops. Okay, so burahin natin 'yan para mas clear yung ating analysis, no. Based dito sa chart. Okay. Ayan. I think, so ano na to, okay na to. Ayan. So based dito, let's see muna yung kanyang big picture. Ayan, so very important kasi na we need to see first the big picture or the big picture, ano, ng isang stock. Ayan. So based dito, support. Okay. So based dito, okay. Ayan. So kung papansinin natin, guys, malapit na to sa resistance, no? Ayan, no? So pretty evident, no? So ito yung first, second, third, tapos ito possible, ano, fourth. Tapos sa ating resistance, kung titingnan natin, meron tayo dito nagbabadyang very 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 strong resistance kay MPI, no? So ito 'yun. Dito around here. Yan. Okay. So possible pa naman siya na umangat hanggang dito sa 4.3 pesos. Okay, so possible pa, no? 4.3 pesos to retest the or the downtrend line. Okay? So let's see, no? Kasi based dito siya ay possible. What do you think, guys? So possible this is inverse head and shoulder pattern. Ayan, so ipapakita natin, ano? So this is the left. Tapos ito 'yung head. Okay, tapos ito 'yung right shoulder. Okay. So possible ganito, no? Ayan. Left shoulder, head, tapos right shoulder. So right now, let's see kung magbe-breakout dito, no? As well sa ating downtrend line. Ayan. So this is very crucial for MPI. And right now, so ilabas na natin one by one yung mga moving averages natin. Let's start with 50 day. So from 50 day, so pwede natin itong gamitin as support kasi malapit naman sa ating last candle, ano? So based dito, so ang support natin is around here.
Ayan. So, pretty evident naman. Ayan. Sa 3.6 pesos. Yung per support natin dito kay MPI. So, ito yung first touch, second, third, fourth, fifth, tapos six, tapos breakout dito, ano, seven, and possible, if ever lang, ano, if ever na siya ID makakapanig, is babalik dito yan. Ayan, okay. And sa ating 100 day moving average, ayun, so magkalapit lang ano si 50 at si 100. And sa ating 200 day moving average, okay? So this is right now bullish ano. So bakit? Kasi nasa taas siya ng 200 day moving average. So for cloud, okay, sa ating cloud still okay pa naman siya ano. And kasi nasa taas siya ng cloud. So this one is bullish. Ayan. Okay. So possible ano to eh. Ayan o. Rising wedge no. Rising wedge pattern sa bear trend. Ayan. Okay. So if not, kundi siya makakapanik, possible maging ano to, maging continuation pattern pababa. Na? So, tignan natin, ano? So, sabi natin, falling wedge. Falling wedge. Okay. Or bear plug, ano? Tama ba? Falling wedge. Kasi pagka bear plug, dapat flat eh. Ayan, so tignan natin, ano? Falling wedge pattern in bear trend. Bear trend. Ayan, so tignan natin dito. Okay, baby pips. Ayan, para makita natin. Okay. Ayan, so ito yung sinasabi natin, no? Falling wedge. So, pababa yung kanyang trend. Downtrend, tapos nagkikreate siya ng higher lows and higher high. So sa part na to, pag hindi siya nakapanik doon sa kanyang uptrend line, ang mangyayari is bang. Okay, so magiging continuation pattern siya pababa, same as dito sa pinopoint out natin ano. Ayan, so base dito, this one is falling wedge sa bear trend, no? Ayan no. Bear trend siya, guys. Kaya kung di siya makakapanik dito sa may strong resistance natin around 4.3 pesos, so possible this one is continuation pattern downside or downward, no? Kay MPI. So let's see. Then for RSI, wow. Okay, ano nangyari dito? Super messy. Super messy, guys, no? Ayan. So, kung papansinin natin, okay. So, medyo matagal tong burahan na to. Okay, so right now, kung titignan natin, ano? Si MPI based dito sa ating RSI, siya ay nasa resistance na. So, binuhusan nung nag-overbought. So, overbought, tapos binuhusan. And right now, nagre-retest ano, for breakout dito sa may previous resistance. No? So, let's see. Okay. Ayun, so mali pala ako nasabi. Previous support pala. So, previous support. So, eto kasi yun, ano, support tapos nabutas. And right now, dun siya nagre-retest sa previous support. Ayan. So, tignan natin kung masusustain. Tapos, if ever na makakapanik dito sa overbought area ulit, si MPI. Ayan. So, tignan natin. Next natin is MACD.
So sa part na to still parang bearish eh, no? Ayan yun. Okay. Lower high sa histogram natin. Lower highs. Okay. Tapos sa ating OBV. So based dito, breakout siya. Okay, so breakout guys. So this is good for MPI, no? Okay, so we have a strong breakout here. Correct? Ayan. So this is very 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 good, no? For MPI kasi meron siyang demand eh. Then at the same time, nag-breakout siya rito sa previous top niya or previous resistance dito. Ayan. Next natin is, ay ano pa ba? So we have here ICT. So tingnan natin si ICT. Ayan. So ICT. Let's see. Ayan. So pasensya na kayo guys, ano, maraming mga abala. Ayan. So marami tayong mga disturbance. Disturbance nga ba yan? Ayan. Okay, maraming distraction. So before that, ayan, so i-hide muna natin ulit yung mga moving average natin, pati si cloud. And based dito sa part na to, so this one is nag-hold, no? Ayan guys, so nag-hold. So ito yung first, second, third, fourth, fifth, sixth, and right now guys, dun siya nag-hold sa may ano niya, no? Sa possible downtrend line niya. So if ever na siya ay mag-hold dyan, there's a possibility or mas mataas yung chance, no, na siya ay papanik upside. Ayan. Okay. So based dito, ang ating next resistance is around here. Ayan. So dito, no, possible sa 125 pesos. Okay, tapos yung next is around here sa part na to. Ayan, okay. So ayan, malapit dito sa 135. So ito yung first, second, third, fourth, 5, 6, 7, and 8. Okay, so tignan natin kung pagpi-play out to, no? Kasi kung siya ay hindi mag-hold dyan, ayan, for bearish perspective kay ICT, so let's see. So possible dito, no, magiging support natin. Ayan, so dito guys, around here sa 110 pesos. Okay, so 110 pesos, ano? Let's see if ever lang naman, no? Okay, so ayan. And kasi possible parang falling wedge din 'to eh. 'Di ba? Ayun, falling wedge, ano, parang kay MPI. So pataas, nagki-create siya ng higher lows tapos higher highs. So yun nga lang, pag hindi nakapanik yan at hindi na-sustain yung kanyang pagka-bullish, so syempre, this one maybe or possible maging continuation pattern pababa, no? So meron tayong bullish perspective and bearish perspective. Ayan. So magiging ano lang tayo guys, neutral lang tayo, no? Sa lahat. And sa part na to, so ayan, pababa siya, no? Lower highs. So ito yung first, nag-overbought, lower highs, lower highs.
Tapos ang support natin for this RSI is around here. Ayan. Ayan, support yan dyan kay ICT, ano? Tapos kay MACD. Ayan, sa pababa. Whew, grabe, kasi ano na siya eh. Nasa resistance na almost, ano? Based dito sa ating trend line, ano? So, ito yung sinasabi nating trend line. So, per second, tapos ito. Okay. So, ibang perspective kasi kung titignan natin dito sa kanyang downtrend line talaga. Ayan, so dalawa, no? So, let's see. Then, for OBV. Ayan, so maganda rin pala to, no? Si ICT. So, possible support is around here. Ayan. So, tignan natin. So, this is very crucial for ICT. So, kung talagang bullish na to si ICT, so, syempre, mag-hold or even pagdi-dip ng konti, then push upside. Okay. So, dapat ganyan na mangyari dyan kay ICT kung talagang bullish. Save natin. Okay. So, ano pa? Okay. Next natin si BPI. Ayan, para sa mga bankers natin. BPI. So, BPI. So, for this one, okay, so marami na naman tayong ayan, so, di nag-play out to, no? Yung ano natin, Elliott Wave. Ayan. Okay, so, burahin natin yan para mas maging clear, no? Mas malinaw, guys, yung ating analysis. And, kasi, pagka maraming drawing, nakakalito, eh. Alright. And, sa part na to, macro view muna tayo. Tingnan natin. Okay. So, based dito, nasa resistance na siya. Ayun. So, dito yun. Ano? So, eto yun, guys. Resistance. Okay. So, we have here touches. So, first, second, tapos dito naman, third, fourth, tapos fifth, no? And yung next, resistance natin for BPI. So, let's check. Ayan. Para mas kita natin, ano? Next resistance is around here. Medyo matigas dito sa part na to. Dito. Okay, so around here. Ayan, no? So base dito, guys. Right? So yung next resistance natin, if magbe-breakout, no? So syempre around 73 pesos. Ayan, 73 pesos. And kung titignan natin dito is still sideways pa rin, ano? Tapos lower highs, so meaning bearish pa rin to, ano? Si BPI based sa macro view natin, ayan, no? Diba? It's pretty obvious naman na siya ay nasa downtrend pa rin, still, no? Still. Then tignan natin sa mga moving averages. Let's start with 50. Ayun, so pwede ito yung support niya sa 65 pesos. Tapos sa ating 100 day. Okay. So, this one serves as resistance. So, tama yung pagkakadrawing natin ng first resistance natin. And kay 200. Alright. So, sa part na to, let's see kung magbe-breakout dito, no, sa 200 day moving average. So, malapit na pala si BPI.
dito sa long term moving average natin. So tingnan natin if ever na siya ay makakapanik dyan or magre-retest. And sa ating cloud, okay, so this one is still bearish pa rin, ano? Based dito. Excuse. Okay. And sa part na to, nagkikreate naman siya ng higher lows, tama, and higher highs sa ating RSI. Pero so possible kasi dito eh. Ayan. Yung ating resistance, ano? So tignan natin kung makakapanik upside dito sa ating box. Ayan. If not, so syempre sell off na naman 'yan. Sell off around here. Ayan. Okay, so tignan natin, no. Next natin is, ay, ba't ba? Ayan, kay MACD. So, based dito kay MACD, still ano pa rin, okay? So, still ano pa naman siya eh? Higher highs, no? Ayan. Based dito sa ating histogram. Pero, once guys na mag, ano na yan, mag-print out na ng lower high sa histogram, so yun ang delikado. Since wala pa naman, kaya possible na siya ay mag-retest pa sa 200 day moving average. But ayan, so ito yung sinasabi natin, no, na medyo delicate pag mga ganitong pattern. Okay. So this one is possible double top pattern. So ito yung first top. Okay, first top. Tapos possible ito yung second top. So based sa ating second top, meron pa tayong nakikita ang isa pang pattern, no? We have head and shoulder pattern. So ito yung left shoulder, head, right, tapos ito yung right shoulder. So once guys na hindi mag-hold dito yan sa may neckline niya, yun ang delikado, no? Still nasa bearish territory pa rin si BPI. Ayan, so yun ang nakikita natin dito kay BPI based sa kanyang demand. Alright, so next. Ayan, so nakaka 15 minutes na pala tayo nun. Next natin is AGI. Ayan, so tignan natin si AGI. AGI. Okay, so still ano pa rin to, no? Possible bear flag. So paano pa pagka bear flag? So, i-search natin, ano? Bear flag pattern. Ayan. Ayan. So, ito yung sinasabi ko pa kanina. Kanina ko pa pala sinasabi. Ayan. Si bear flag. So, based dito, titignan natin. Ayan, ano? So pagka sinabing bear flag guys, syempre ang una natin titignan is kung nasa downtrend ba siya. So sa part ni ano ba to? Ni AGI is nasa downtrend siya. So based dito, downtrend tapos sideways, so ayan, no. 'Di ba? So nagki-create siya ng channel upside. Tapos, pagka guys hindi na-sustain at nag-breakout doon sa uptrend line natin dito sa baba, so possible this one, this pattern, si bearish flag pattern is a continuation pattern. So dito guys, possible, no? Ayan, no? Still lower highs guys, since nung ano?
since noong 2014. Ayan. So this one is very 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 crucial for AGI, especially sa mga investor natin. And sa part na to, yun nga, no? And nag-print out na siya ng red candle. So bakit? Kasi kung titignan natin, malapit na tayo sa 200 day moving average. Right? So ito yun, ano? Strong resistance around 7.7 pesos. Okay? Then yung support natin for this one, KAGI, is dito sa 7.1 pesos. Okay? So let's see kung siya ay mag-hold. If not, so syempre, ang next support na natin dito kay AGI is around here sa 6.5. Or pwede natin itong i-drag ng konti. Ayan, para meron tayong confluence with the cloud, no? So possible dito guys, sa 6.5 pesos. 6 or 6.7, ano? 6.5 to 6.7 pesos. Ayan, so dito yun. Kasi meron tayong confluence sa ating cloud as well sa ating moving averages. So may flat line, tapos we have here two moving averages. Si 50 at si 100. And kung titignan natin to, si RSI. Alright, so parang ano na siya, no? Ayan, so nagkikreate siya ng divergence pattern. So pataas, tapos dito naman, tama ba? Ayun, so hindi naman siya divergence pattern pala. Ayun, kasi paangat din to eh. Ayun, so hindi siya divergence, pero still ano siya, overbought dito eh, no? So overbought kaya siya binhusan. Ayun, sell off siya. So kung di mag-hold dito sa part na to, so sure dito yan. Okay, so dito yan pupunta guys, pagka hindi nag-hold dito sa part na to. Then for MACD, so right now, possible pa rin na siya ay mag-crossover pababa. Ayan, kasi nagko-converge siya eh. Super close sila, no? Ayan. And sa ating histogram, so hindi makita kung talagang siya ay bullish ba or sideways, ano? Ayan, kasi kung titignan natin, tingnan nga natin. Ayan. Ayun, okay. So this one is nag-print out na ng lower high. So let's see, no? So based dito, may confirmation tayo, no? Na siya ay bearish. Since malapit na siya sa 200 day moving average. Okay, okay, okay. Natututo tayo. And sa part na to, still bearish pa rin yung trend. Yung demand guys, no? Kasi kung walang demand, hindi magpupush upside or upward yung price. So based dito, okay, so downtrend pa rin yung demand ni AGI. And right now, nahihirapan pa nga siyang pumanik dito eh. Okay, around here. Okay, so tignan natin kung magre-retest sa kanyang downtrend line. So si downtrend line, eto yun. First, second, third, fourth, peep and possible dito, 6. Yan. Okay. Next natin. Okay, so nakaka 1 hour na pala tayo, no? Ang bilis na oras. So anyways, medyo nahihirapan ako. No, sumasakit na guys ulo ko. At puyat na naman kanina. Ayan, so last na to, si SCC. Last. Huling hirit sa taghapon. Taghapon na yun. Ayan. Akala ko kasi uulan. Kasi kanina, ano, makulimlim.
So anyways, let's hide si 100, si 50, si 200 as well si Ichimoku. Tapos i-check natin yung kanyang ano macro view. Ayan, para makita natin talaga yung kanyang galawan. Hindi kasi pwedeng mag-a-analyze tayo eto lang part na to. 'Di ba kasi karaniwan ng mga nag-a-analyze. So eto lang yung tinitignan, yung part lang na to. So what if kung na-hit na yung ating talagang resistance? Ayan, katulad nga na to, no? Ayan, so titingnan natin kung siya ay nasa resistance na or wala pa. In macro view, big picture guys ang pinag-uusapan natin dito. So tingnan natin kung meron tayong makikita. So based dito guys, malapit na. Malapit na si SEC na mag-retest dito sa downtrend line since noong 2017. So ito yung first, tapos second, third, tapos possible dito fourth. So this is very crucial guys, ano? And once guys na siya ay mag-breakout dito sa downtrend line na to, meaning magkakaroon tayo ng a massive push upside sa kanyang price, no? So let's see dito. Ayan, so ano natin siya. I-zoom natin para mas makita natin, ano? So based dito, ang support natin is around here sa 11 pesos. And yung first resistance natin kay SEC is around around here. Okay, so dito. Then yung next is around here. Ayan, so dito guys. Ayan. Right? So kung siya ay makakapanik pa, possible mag-retest nga dito sa downtrend line. Ayan, around 13.25 pesos. Malapit dito guys, no? Dito. Okay? If not, so syempre babalik yan either sa first or second support. So yung first support natin kay SEC is around 10.8 pesos. Then yung second support is around 10.1 pesos. Then ibalik natin yung mga itinago natin, ano? First natin si 50-day moving average. Okay, so malapit dun sa may second support. Next natin si 100-day moving average. Okay, so very good, no? Very exact yung pagkaka-layout natin ng mga support natin. Kasi meron tayong confluence sa ating moving average. Then for 200, ayun. So malapit lang dun sa night drawing natin na second or next resistance. So this is very crucial guys kay SEC kung titignan natin, ano? Kasi since 2018 nasa bearish territory siya. And kung titignan natin in macro view, right? So ito yung pinaka peak niya eh. Okay, so 2017 pa pala to. Ayan. Sorry, ano? 2018, ayun, 2017 pa pala. And kaya delikado. It's either real breakout or another pullback pababa to create a lower low. Then for RSI, yun lang, no? So overbought na siya. So bonus na lang kung tataas pa siya to retest the 200-day moving average. Then for MACD, so tingnan natin kay MACD, still si histogram is pataas, higher high. Okay pa naman siya dito, no? So yun nga lang, pagka nag-print out na ng lower high yan, yun na guys ang hindi okay kay SEC. Then last natin si OBV. So based dito, ayan, so ito yung support niya kasi eh. Strong support around here. Right? Tapos yung second or yung ating first resistance is here. Around here. Okay? So right now nasa resistance na siya si SEC.
So possible nga, it's either mag-breakout or mag-retest. Or ano pala, or mag-sell off dito. Okay, so tignan natin. Ano? So based from this chart, possible left shoulder, head, tapos right shoulder. So this is not looking good, no? KOBV. Kasi kung di siya makakapanik upside, possible mag-plague out to si head and shoulder pattern, which is a trend reversal pattern. So if it if this is the high, no? So syempre kung siya ay bullish dito sa part na to, so meaning pagka trend reversal to, magiging bearish siya. Okay? So let's see. So tapos na tayo guys for this video. At sana meron kayong napulot na mga plano and mga ideas about sa mga blue chip stock analysis. So see you guys sa next video. Bye-bye.